sa pumapagpalang umaga sa bawat isa, lalong-lalo na sa ating Panginoon na siyang ating tagapagligtas. Siguro po, bago ako magsimula, gusto ko lang po ma-check kung ako po ay naririnig. Pwede po bang isa sa inyo ay mag-comment kung ako po ay naririnig? Amen. Praise God po. Amen. Maraming pong salamat, Sis Marie Chris. Tayo po ako po ang assistant pastor dito po sa UAE Dubai. At napinamumunuan po ni Pastor Jeline na pinasimulan po ni Pastor Paul. At sinundan ni Pastor Mike at Pastor Raymond at sumusunod pa. Sige po, tayo po umawit sa Panginoon. Kaya buti-buti niyo, Panginoon. Amen. Salamat sa umaga. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Napakabuti mo, Diyos. Kay buti-buti niyo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kayo'y laging tapat kong magmahal. Ang inyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kayo, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang kayo'y walang katulad, tunay ngang kayo'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Hallelujah, napakabuti ng Panginoon. Sa araw-araw na binibigyan niyo kami ng kalakasan, ginigising niyo kami, Panginoon, magkat kayo ang aming katagumpayan sapagkat kayo ay napakabuti sa amin. Kayo ang aming pag-asa, O Diyos. Hallelujah. Kay buti-buti niyo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kayo'y laging tapat kong magmahal. Ang inyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kayo, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang kayo'y walang katulad, tunay ngang kayo'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Pinupurit, sinasamba kayo, hallelujah, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang kayo'y walang katulad, tunay ngang kayo'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin kayo, Panginoon, sambahin ang iyong ngalan, Panginoon. Pagkat kayo'y mabuti sa bawat isa, noon, ngayon, at magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. Kahit hindi pa kami nakakakilala noon, ay napakabuti nyo na sa amin pagkat kayo ang pumili sa amin, O Diyos. Salamat, Panginoon. Napakabuti nyo at kami inyong pinili, O God. Kahit kami nasa panahong marumi pa, ay pinili nyo na kami, Panginoon, O God. Binihisan, nilinisan, Panginoon. Hallelujah. Tinanggap sa inyong kaharian bilang inyong anak.
Maraming pong salamat, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Panginoon, dalangin nga po namin ang paglilinis nyo sa bawat isa. Linisin nyo po kami, Panginoon. Kayo po ang maggawang maging gawin nyo po kaming karapat-dapat na lumapit sa inyong presensya, tanggapin ang inyong salita sa umaging ito, itong sa devotion na ito, Panginoon, oh God. Dalangin ko na buksan nyo po ang aming puso at isipan, oh God, na i-welcome ang inyong salita sa umagang ito. At muli, dinedeclare namin ang inyong katagumpayan, oh God. Maraming pong salamat. Ito po ang aming samang dalangin in Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah. Kung maalala nyo po, ako po ay nasa kawikaan, mga kapatid, at tinatapos po natin yung 30 kawikaan. Blessed morning din po, Brother Antonio Garcia. Amen, hallelujah. Ayun nga po, tinatapos po natin ang 30 kawikaan sa mga natapos na po. Purin ng Panginoon, at sa mga hindi pa, ito po ang mga sumusunod pa. Tayo po ay nahinto sa bandang pang 15 na kawikaan. Ito po ay makikita sa kawikaan chapter 23 verse 19. So, meron ditong tatlong sinabi. Tatlo nga ba? Dalawa. Kasi nabanggit na natin yung sa Lasengo. At ito ay ginamp natin sa verse 29. So, ulitin po natin, tayo po ay nasa Kawikaan, chapter 23, verse 19. Ito po yung ika-15 na Kawikaan. Out of 30. So, siguro pangatlo ko na po ata ito. Sige po, tayo po magbasa. Anak, pakinggan mo ang itinuturo ko sa iyo. Maging matalino ka at sundin mo ang tamang daan. Huwag kang gumaya sa mga lasenggo. Yun nga po yung diniscuss natin nung last time. Sa verse 29 naman po, at sa hanggang sa 34 at sa mga sumusunod. Hindi ko na po uulitin ano ho. At alam naman po natin yung characteristics ng isang lasenggo. Ito, at matakaw sa pagkain. In specific po dito ano ho, na pagiging matakaw sa pagkain. Lumayo nga po ako muna sa camera, ang laki ng mukha ko. Yan niya, napaghahalata ho. Pero, ayun niya ho, ito po ay yung pagiging gluttony po. So, huwag tayong masyadong matakaw sa pagkain. Yung pagkabusog na tayo, huwag na natin pang yung tipong yung maduduwal pa tayo sa pagkain. Diba ho? Yung iba talaga ang ginagawa nila sa hanggang takaw lang, alam niyo po ba yun? Parang, ang ginagawa nila, sa gusto nilang damihan yung pagkain nila, kakain sila marami, pupunta sila sa CR, tapos isusuka nila, tapos babalik ulit sa kinaupuan nila, tapos kakain ulit. Mga kapatid, kasalanan po yun sa Panginoon na ang biyaya ay sinasayang natin. So, in a example lamang, mga kapatid, na nangyayari po. So, huwag tayong matakaw sa pagkain dahil gaya nila ay hahantong sa kahirapan. Bakit po? Yung sinasayang nila yung blessing. Yung iba naman, yun nga, lasing lang ng lasing, kain lang ng kain. Hindi nagtatrabaho yung mga ganung bagay pa. So, hahantong po talaga sa kahirapan. Kaya sa bandang huli ay magdadamit na lang sila ng basahan. So, hanggang sa magmukha na lang silang kawawa dahil wala na siya lang other option kundi ang ayun nga magmukhang kawawa, at pag ikaw ay kaawaan ay magbibigyan ka ng limos at ng maaawa sa iyo. So yun po yung sa pang 15. So jump na po ako sa 16 kasi yun po yung last natin, doon tayo na hinto. 22. Makinig ka sa iyong mga magulang sapagkat kung hindi dahil sa kanila hindi ka naisilang sa mundong ito. Huwag mo silang hahamakin kapag sila ay matanda. Nahinto lang po ako dito sa verse 22. May nababasa po ako minsan sa post na mukhang tama pero tama lang. Kasi alam nyo, nakalagay doon. Kumbaga, hindi ko ma-exacto pero ito yung ibig sabihin. Parang hindi utang na loob ng mga kabataan na sila'y naisilang. At hindi
hindi, kumbaga, hindi dapat ipagmalaki ng magulang na sila ang magulang, sila ang nagluwal sa mga anak. Well, logically, tama, pero may tama din, mga kapatid. Eto nga eh, utos nga po ng Panginoon sa atin na igalang, eto nga yung may first, first promise sa atin ng ating Panginoon na igalang natin ang ating mga magulang at tayo ay magkakaroon ng mahabang buhay. Diba? Tinalakay na rin po natin yan noon po, mga kapatid. So, alam natin kung bakit. Dahil sa pagsunod natin sa mga magulang at sa pagre-respeto natin sa mga magulang, syempre, andun yung paggabay sa atin ng Panginoon at andun yung tamang pagpapalaki sa atin ng ating mga magulang. So, at talagang yung hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon. Talagang ang blessing ng Panginoon ay nahandyan. So, kaya kung meron man tayong nabasa na ganong post, kasi nauso at ang daming may ayaw nung kinoment ko, kasi baliktad dun sa dahil yun ang katotohanan na it's bilang tayong mga anak at tayo ay talagang may responsibility to give them respect. Okay, hindi natin pinili ito, pero tayo ay pinili ng Panginoon. At yung pagpipili sa atin ng Panginoon, we have to respect them. So, hindi po ibig sabihin na, ipinanganak mo ako, responsibility mo ako. Oo, tama. Pero hindi ko responsibility na ibalik ko sa'yo. Well, hindi ganon. So, sige po tayo mag-jump. Pasensya na po tayo. 23. Pagsikapan mong mapasa iyo ang katotohanan, karunungan, magandang pag-uugali, at pang-unawa, at huwag mo itong ipagpapalit sa kahit anong bagay. So may in-specific po kasi syempre may mga magulang na talagang pasaway din na may tinuturo sa mga anak. Pero in-specific, baka kasi maging literal tayo na sundin natin ang lahat. Irespetuhin natin ang lahat ng bagay. Pero may sinabi dito, pagsikapan mo ba sa iyo ang katotohanan, karunungan, magandang pag-uugali, at pang-unawa, at huwag mo itong ipagpapalit sa kahit anong bagay. At doon natin makakamtan yung talagang tagumpay ng buhay. Hindi ibig sabihin na mayaman ka, hindi ibig sabihin na marami kang ari-arian, pero wala kang respect sa magulang, wala kang moralidad, bagsak ka doon. Iba kasi yung, alam niyo yung iba yung ibig sabihin kasi ng para sa akin, iba yung ibig sabihin ng poor tsaka broke. Yung broke, yung kumbaga, walang-wala ka talaga. Yung wala kang pera. Pero pagka poor, sa akin, ang ibig sabihin ng parang, yung pagdating sa pag-uugali, napaka, doon ka hindi mayaman. Pura characteristics, parang ganun. So, yun. Yan niya. Wag natin ipagpapalit sa kahit anong bagay. 24 to 25, matutuwa ang iyong magulang kung matuwid ka at matalino. Ikaliligaya nila na sila ay naging iyong ama at ina. So, katulad ng ating Panginoon, na gusto na ng ating Panginoong Hesus, kaya siya bumaba dito, ay gusto niya na maging halintulad natin siya. Katulad ng mga at pag nagawa natin 'yon ay matutuwa at mapi-please ang ating Panginoon. Syempre ganun din sa ating magulang na siyang nagluwal sa atin o silang yung nagpanganak sa atin. Kapag nakita sa atin yung mga mabubuting bagay, yung mga katulad nga ng mga nabanggit, talagang magiging proud sila sa iyo, sa atin. So, pang 17 na po, verse 26. Anak, makinig kang mabuti sa akin at tularan mo ang aking pamumuhay. Yun nga po yung sinabi natin na gusto ng Panginoon na
kung ano man ang ginawa ng Panginoon dito sa mundong ito, at kung ano pa yung pagmamahal na binibigay sa atin ng Panginoon hanggang ngayon at sa mga sumusunod pa, ayun na yung ating gagayahin. So may sinabi pa po dito, verse 27, sapagkat ang babaeng bayaran ay makapagpapahamak sa iyo katulad ng malalim at makitid na hukay para siyang tulisan na nag-aabang. Yun nga, makitid at malalim na hukay. Talagang diretso pababa yun. So, hindi mo siya mapipigilan. Kapag ka, once na bite mo o once you get into it, kapag nandong ka na, tuloy-tuloy ng pabulok sa pababa yan. Tuloy-tuloy ka ng matitemp sa kasalanan. Pagka, yun nga, pagdating doon sa mga prostitute. Para siyang tulisan na nag-aabang na mabibiktima at siya ang dahilan sa ng pagtataksil ng maraming lalaki sa kanilang mga asawa. Kaya mga lalaki, pagdating po, nung pumunta dito si Pastor Jordan, ang sabi sa akin niya is, kung paano nagmahal ang Panginoon sa atin, yun din yung gagawin natin sa ating asawa. So, kahit marumi na tayo, kahit nagkasala tayo, minahal pa rin tayo ng Panginoon. So, ganun din ang gagawin natin sa ating asawa na kahit sila ay mahirap talaga intindihin, syempre, ang pagmamahal pa rin ng Panginoon ang siyang dapat ang tumaas, ang mangibabaw. Mga kapatid, mamaya mga babae pa. Sa mga babae naman, syempre, madalas talaga ang mga asawang lalaki ay insensitive. So, ganun din, tayo ay parang sa pagmamahal ng Panginoon ay andun din yung pag-iintindi sa kanila, sa amin. Yan. Alam po ng karamihan yan. At yun po yung na-experience namin. So, yan. Pang-18 na kawikaan na mababasa natin sa verse 29. Ulitin ko po sa mga bagong pasok lang, tayo po ay nasa kawikaan chapter 23. Ngayon po ay bumabasa tayo sa pang-18 na kawikaan na makikita sa verse 29. Natalakay na po pala natin to last time. Sino ang may matinding problema? Sino ang mahilig sa away? Sino ang mareklamo? Sino ang nasugatan na dapat sana inaiwasan? At sino ang may mga matang namumula? May sakit lang po ako kaya namumula ito, mga kapatid. 30. Sino pa kundi ang mga taong lasenggong sugapa sa iba't ibang klase ng alak? 31. Huwag kang matakam sa alak na napakagandang tingnan sa isang baso at tila masarap. 32. Kapag nalasing ka sa samaang yung pakiramdam, amen, na parang tinuklaw ka ng makamandag na ahas. 33. Kung ano-ano ang makikita mo at hindi ka makakapag-isip ng mabuti. 34. Pakiramdam mo'y nasa gitna ka ng dagat at nakahiga sa ibabaw ng palo ng barko. 35. Sasabihin mo, may humampas at sumuntok sa akin, ngunit hindi ko naramdaman. Kailan kaya ako mawawalan ng pagkalasing ko para muli akong makainom? Never kasi po akong nalasing. Pero siguro dito sa in-example dito na pakiramdam mo'y nasa gitna ka ng dagat at nakahiga sa ibabaw ng palo. Once na nagpalutang-lutang ka sa ibabaw na siguro kahit 5 to 10 minutes, mga kapatid, talagang may hilo ka. Siguro yun yung sinasabi dito. Pero, totoo te. May mga kaibigan akong ganti. Na, kailan kaya mawawala ng pagkalasing ko para muli akong makainom? Nakita nyo po mga kapatid, yung nawala ka na sa wisyo, nasaktan ka na, may mga nasabi pa nga dito eh. Nagkaroon ka pa ng problema, nagkaroon ka pa ng away, nasugatan ka pa, sa mga nalasing dyan. I believe na sa lahat ng nandito na sa DFC ay hindi na po nalalasing o hindi na po nakikipag-inuman dahil tayo ay lumayo na, tayo ay bago na, binago na ng ating Panginoon. Tayo ay lumayo na sa mga ganong klaseng
tao, mga kapatid. At mga, kung tayo ay natutukso pa, tayo ay tumakbo, papalayo. At hindi na lalapit sa mga ganung bagay. 19. Tayo ay nasa Kawikaan chapter 24, verse 1 na. Ito po ay pang 19 na Kawikaan. Huwag kang maingit sa mga taong masama o hangarin mang makipagkaibigan sa kanila, sapagkat ang iniisip nila at sinasabi ay para sa kapahamakan ng iba. Alam niyo po mga kapatid, yung mga bully, sila yung mga sikat sa eskwelahan, di ba? Ganun din sa mga, kunyari, mga sig sa daan. Sila yung mga sikat na ikaw naman, gusto mo makikool ka din. Gusto mo makiwisyo ka rin. Na dapat iwasan natin yun. Dahil, kasi kung makikiuso ka sa kanila, kung makikigrupo ka sa kanila, eh, you are one of the bad guys na rin. Diba? At hindi napiplease doon ng ating Panginoon. So, sapagkat ang iniisip nila at sinasabi ay para sa kapahamakan ng iba. Walang Kristiyanong ganun. Walang anak ng Diyos na pinaplano ang kapahamakan ng iba. O iniisip ang kapahamakan ng iba. Kundi yung pagmamahal. Ang totoong Kristiyano, ang totoong anak ng Diyos ay yung may pagmamahal sa kapwa. Amen po ba? Sa kapwa nila lang ng Panginoon. So, ulit na, being child of God, katulad ng ating Panginoon, ay ginagaya natin yung ating Ama na napakabuti, na talagang maunawain, at tinatanggap tayo na kahit tayo ay gano'ng karumi, at tayo ay binibihisan pa nga, at dinilinis. So, sana ay dapat tayo rin ay maging gano'n. Ang pagmamahal sa kapwa, hindi yung kapahamakan para sa kapwa. Amen po. Pang 20 Kawikaan, mababasa natin sa Kawikaan chapter 24 verse 3 to 4. Siguro, ay hindi, sige, last 2 na po. Sa pamamagitan ng karunungan, maitatayo mo at mapapaunlad ang iyong tahanan, mapupuno rin ito ng mahalagang kayamanan. So, in the sense of kayamanan is yung pagmamahal sa isa't isa, karunungan na hindi matutumbasan, may sinabi dito, niya magandang pag-uugali, yung katotohanan, pag-uunawa, yun yung kayamanan, mga kapatid, na kapag ka nahandun sa isang bahay na inaharon, baliwala yung kayamanan ng mundo, yung lupa, na palakihan ng lupa, palakihan ng bahay. Baliwala yan, mga kapatid, kumpara dun sa kayamanan na ninanais sa atin, para sa atin ng Panginoon. Yung ano na lang, yung paging tuwid na lang sa Panginoon. Dahil pag tayo ay naging tuwid sa Panginoon, ay makikita natin siya face to face. At yun ang talagang ultimate na kayamanan natin. Hallelujah. Amen. Yan, John 3:16, yan talagang example ng love sa atin ng Panginoon. Pang 21 na Kawikaan, verse 5 ng chapter 24, Kawikaan. Ang taong marunong ay malaki ang maitutulong upang lalong lumakas sa mga pakikipaglaban, sapagkat kailangan nila ng mga payo sa pakikipaglaban at higit na matitiyak na tagumpay kung maraming nagpapayo. Siguro sa ngayon, wala naman siguro dito ng nagpapayo about sa pakikipaglaban, sa gera o ano. Pero yung pakikipaggera, emosyonal. Pakikipaggera natin laban sa mundo ito. Kailangan nito, kailangan marami tayo na nagpapayo. At huwag na tayo sa side ng kinakailangan ng payuhan. Kasi sigurado ko sa lahat ng mga nakikinig dito ay talagang nakarinig na ng salita ng Panginoon. Talagang they are founded na ba ng salita ng Panginoon. Hindi na tayo yung doon sa side ng pinanghihinaan. Doon na tayo sa side ng nagpapalakas na. Nagpapalakas saan? Kunyari, may issue si kabahay na ganito, si kapatid na ganito. Tayo naman yung makikinig, tayo yung magbibigay ng payo. Nanghihina si kapatid na ganito. Tayo naman ang magpapalakas, magbibigay ng motivation.
Yung ganun po ba? Kung tayo naman, oh, sige, tayo naman yung may battle. Tayo naman yung may battle. As much as we can, mga kapatid. Dahil ang Panginoon talaga, sapat na. Doon na tayo sa Panginoon, humingi ng tulong. Doon na tayo sa Panginoon, lumapit kapag tayo ay may laban sa buhay. Yun na lang. Amen po. Last na po ito. Kawikaan 22. Na makikita natin sa Kawikaan chapter 24, verse 7. So, nasa pang 22 na po tayo. Ang karunungan ay hindi mauunawa ng mangmang. Wala siyang masasabi kundi kapag mahalaga kapag ulitin po natin. Kawikaan chapter 24 verse 7. Ang karunungan ay hindi mauunawaan ng mangmang. Wala siyang masabi kapag mahalagang bagay ang pinag-uusapan. So, huwag na nating sayangin ang ating kung alam natin na siya ay sutil. Siya ay kasi kapag ang pagiging mangmang kasi like inaano niya eh ini-ignore niya anything na karunungan na pumapasok sa kanya na binibigay sa kanya. So wag natin sayangin ang ating laway para sa kanila. Bagamat tayo ay mag-ano na lang manalangin para sa kanila. That is better. We should not always fight by flesh or by words. Tayo ay makipaglaban by spirit kasi mas malakas yun. Na kapag ka talagang nakipaglaban by spirit, eh panalo. Amen po ba? So, doon na po muna ako magtatapos. So, may utang pa po ako sa inyo ng 23 hanggang 30 na kawikaan. So, sa mga sumusubaybay po, pwede nyo po itong basahin ng sunod-sunod at talagang napakayaman po na mga karunungan at sa pang-araw-araw. Mukha siyang basic pero talagang kailangan natin siyang isa pamuhay, mga kapatid. Tayo po yung manalangin. Panginoon, marami po salamat sa umagang ito na pinagkaloob nyo sa bawat isa sa salita na aming narinig. Tinuruan nyo kami, Panginoon, sa mga bagay na ang dapat ang aming kinikilos sa pang-araw-araw. At dalangin ko na maisa pamuhay namin ito. Tulungan nyo kami at palakasin, Panginoon. At alam namin na kapag sinundo namin ito ay magtatagumpay kami. Hindi sa mundong ito magtatagumpay kami na kami yaman, hindi sa ganun. Kundi magtatagumpay kami na ma-please kayo, Panginoon. Hindi para may ipagyabang, kundi maitaas kayo, Panginoon. Turuan nyo kami maging humble, Panginoon, sa lahat ng bagay. At kayo po ang siyang maging ilaw sa amin at mahawa ang mga taong nasa paligid namin. Makita ito at magaya, Panginoon. Ito po ang aming samod na langin. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Good morning po sa lahat at good night po sa mga nasa Middle East.